Baka magselos iyong Ate Marie. Binigyan mo sasakyan sa iba, hindi sa kanya, kapatid mo naman siya. Guys, alam nyo, ang dami nagko-comment sa akin ng ganito. May mga matitindi pa akong nabasa sa YouTube ko. Sobrang dami ang lala. Yung mga tipong, hindi mo naman kamag-anakin si Papi. Bakit mo binibigay sasakyan mo sa kanya? Sana inuuna mo yung anak mo at saka yung ate mo, hindi yung hindi mo naman kadugo. Para sa akin, malala talaga yun. Lalo na yung mga pinagbibigyan ko ay wala na pong pamilya. Okay, ano ba yung pinag-uusapan natin? Ito po yung vlog ko na bumili po kami ng van. Yan, ito yung mga besi ko. Ito yung vlog ko na yun. Baby number 2. Kasi baby number 2 talaga ni Papi yan. Plus, artista van. Tinatawag ko siya artista van kasi artista ko. Hey! Pagkatapos namin yan bili ni Jowa, ay nag-decide po ako na yung isang sasakyan ko, yung Tucson, ay ibigay na lang kay Papi. Eto rin, part yun ng vlog na yon na sinabi ko, lagi kong naiisip si Yabby kahit hindi pa siya lumalabas sa tiyan mo, ganyan, na kailangan mo ng isa pang sasakyan kahit may sasakyan na sila. So, ayan yon, bigla ko na lang inabot sa kanya yung susi na sa'yo na lang to, Papi. Ang daming G na G na bakit hindi na lang sa ate ko? Bakit hindi na lang kay Tyronia? Eh kasi nakalkal nila na itong vlog ko dati, 2 years ago, ayan siya, debut ni Papi at buntis din siya kay Happy, ay binigyan ko din siya ng isa pang sasakyan. Ito po yung nasa likod, yung Picanto. Unang-una po, hindi kailangan ni Tyronia ng sasakyan. Niregaluan ko siya natin ng sasakyan pero parang hindi siya natuwa kasi mami, hindi naman po ako nagda-drive. Pangalawa, yung sasakyan naman na binigay ko kay Papi, nagkaroon ng pagkakataon na medyo hindi safe para sa kanila ng mga bata. Hindi naman sobra, pero kinakabahan ako at siya rin na medyo maliit yung sasakyan at maraming malalaking sasakyan sa daan, medyo normal na talaga ngayon, na maraming blind spot na pwede silang matamahan at dahil maliit sila, pwede silang aksidente. So sa totoo lang, mas gusto ko ng kahit paano mas bigger car. Kaya binenta talaga nila yon. Tapos, alam niyo ba mga besi ko, mayroon din talaga kaming Toro van. Mga besi ko, nung nagbenta si Papi ng sasakyan, kahit regalo ko yun sa kanya, sabi ko, okay lang yun, mas magagamit mo yung pera, ibenta mo. Ito namang van na to, dahil nakalabos na po ang asawa ni Papi na si Harvey na pinsan ko, ang tatay ni Happy. Gets niyo ba? Nakakashap ba kayo? Mabilis, di ba? Etong van na to, hindi ko naman talaga siya nagagamit kasi nga, hindi naman ako marunong mag-manual. Ang ginawa ko, ang naging usapan namin ni Harvey at Papi dahil nagustuhan nila, binenta ko na lang to kaila Papi and Harvey. Actually, benta talaga ha. Hindi po yan bigay. Binenta ko na lang po yan sa kanila. Kaya makikita nyo pa rin yan sa ibang mga vlogs namin. At syempre, si Papi, dahil naaasahan ko din talaga yon, hindi niya kayang i-drive to. So, binigay ko na lang sa kanya yung Tucson. Okay, balik tayo sa mag-selos na yung ate ko. Ano klase akong kapatid? Dapat inuuna ko yung kadugo ko. Guys, oo, ate ko lagi nauna yan sa puso ko. Kadugo ko ang ate ko at hindi po ako madamot sa ate ko. Pero mahal ko din po si Papi at hindi po ako titimbang sa ay hindi kasi kita kadugo kaya hanggang dito lang ako sa'yo na kahit meron ng ate ko ay ibibigay ko pa din kay ate. Na gusto ko din i-share sana sa iba na medyo wala. Tsaka Diyos ko, yun, daming pera ng ate ko ngayon. Hindi talaga kailangan, mami. Pero, ito, hindi to panunumbat, pero gusto ko din i-share sa inyo, baka hindi nyo po napanood. Hindi po ako madamot sa ate ko. Actually, dati naman, ang sinasabihan nila, ang swerte naman maging ate ni Toni. Kasi sobrang, ay, magkaroon ako ng maliliit na bagay. Talagang inuuna ko po yung ate ko. Again, hindi po ito panunumbat. Gusto ko lang po i-share sa inyo. May mga prank ako na binigyan ko si ate noon ng iPad, hindi niya alam. Isa pa to sa mga palaro ko na siya'y nananalo. Tapos, ang ginagawa nila ni Papa Odie ng asawa niya is parang sa'yo na lang to, sa'yo na lang to, ganyan, ganyan. Ending, para ayoko sila mag-away at magbigayan, pares ko silang binigyan ng iPhone. Oo, nagkakaroon ako ng pera, pero hindi ko kinakaya lahat din ng ibang gastusin. Pero gusto ko talaga magbigay galing sa puso ko, lalo na sa ate ko at kay Papa Odie. Kasi family sila eh. So, ito naman, tulad nito, ito, vlog to ni ate, 2 years ago. Ito yung una nilang sasakyan, ang pickup. Ang ginawa ko po dyan, ako po yung nag-down sa sasakyan. Tapos, ibinigay ko kay ate, o kaya mo na yan. Pilitin mo, magtrabaho ka, ikaw magbayad yan, ikaw magmanti, kasi alam ko kailangan mo ng sasakyan. Guys, ayoko maging plastic. Sobrang kailangan talaga ng ate ko ng sasakyan. Wala siyang pang down at talagang pinush ko siya. At hanggang ngayon, nasa kanya pa naman yung sasakyan na yun. At kinaya talaga niyang bayaran monthly. Kumbaga, ano ba yun, nagbigay ka? Pero down lang naman. May mahal din naman din yung down. Hindi ko ka talaga kasi minsan kaya lahat. Pero pag meron ako talaga, magbibigay ako. Siyempre ate ko yun.
Again, this is not to brag, pero para lang i-share sa inyo na, Diyos ko po, lagi po talaga nauuna ang ate ko sa puso ko. Dahil ate ko yan eh. Pero yung mga pagkakataon na, syempre, pag meron na siya, ibang kapatid naman natin, like Papi. Tulad po nito, 1 year ago, yan mga besi ko, hindi pa po ako sobrang daming pera. Actually, nagregalo ako, minsan ubus yung bangko ko. Yan, ikaw at ikaw ang pipiliin ko. Happy birthday, Mama Marie. Niregaluhan ko po ang ate ko ng 1 million pesos nung birthday niya. So, saan ako banda naging madamot sa ate ko? San banda na hindi ko siya inuuna? Eh, ang tatagal na ng mga nakikita yung videos at ngayon may pera na siya, hindi niya na ako kailangan. Ah, kailangan naman ako ngayon ni Papi. Diba, ayan, kitang-kita nyo, niregaluhan ko po siya. Kung ayaw nyo maniwala, panoorin nyo sa vlog ko, ayan po siya. 1 million pesos po yan, mga besi ko. So, yun, hindi ko po inuuna ang ibang tao at hindi totoo na wala akong pakialam sa ate ko. Kumbaga, tulungan lang din kami dito. At kahit si ate, ang hili niya rin regaluhan si Papi, si Harvey, at ako din sa ibang Toro family members dito. I just really hope na sana one day mabigyan ko sila ng equal na ganun. Inuuna ko lang din talaga. Siyempre, mas nakasama ko din ang matagal at kung sino mas nangangailangan. For example, si Papi, baby number 2 na niya, mas kailangan niya po ng sasakyan. So, sa kanya ko ibinigay. Guys, napakatagal na po na yung magkasama ni Papi. Yung loyalty niya po, walang kapalit. Walang katapat na pera o kahit na anong kayamanan sa mundong to o kotse o pera man yan. Sa totoo lang, kulang pa yan at gusto ko pa talagang makababi kay Papi. Lalo na sa araw-araw na binibigay na saya sa akin ni Baby Happy. Etong bebe na to, araw-araw kong inaasar yan. Araw-araw ng buhay niya, mi. Yan po ang kapalit. Diyos ko po. Sana bago bumuka ang bibig o bago mag-type, mag-isip-isip muna tayo. Maging masaya tayo para sa iba. Hala, ulitin ko, walang filter eh. Mas gusto ko nga ito, makapal na blush on. So yun, bago tayo maging bitter na hala, ganito ka, ganyan ka, bago ka mag-pinpoint, maghanap-hanap ka muna, mag-research ka muna, alam mo yun. Wala lang, gusto ko lang i-clear tong part na to kasi ayoko talaga sa nasabihin ako pagdating sa ate ko kasi sobrang mahal ko yung ate ko. Marami siya na sakripisyo para sa akin at so hanggang ngayon nagtutulungan kami magkapatid. At huwag nyo ikumpara na porkit dugo, hindi naman ka dugo. Huwag kayong ganun. Napaka-itim ng puso nyo kung ganyan kayo mag-isip. Alam mo yon. Mahalin natin yung mga taong nakakasama natin at sobrang loyal sa atin na nagbibigay ng pagmamahal pabalik. So may pagkakataon kang bumawi sa mga taong nagbibigay ng walang sawang pagmamahal, tiwala at suporta, igawin mo. Ibigay mo. Igawin mo. Ibigay mo. Yun lang, tapos na.